What's up mga ka-traders? Welcome back to our midweek stock market review live session. Before we start, disclaimer muna tayo. This presentation is for educational purposes only. Final decision should be undertaken with your own due diligence. Use this strategy and trade it at your own risk. Good evening. Good evening mga ka-traders. Welcome to Winning Trades Channel. Kumusta? Kumusta yung trade natin? Madami bang kumita? Good evening, ka-trader Justin. Yon, Pasko na, sinta ko. Mukhang nakasakay ka sa PHA ah. Congrats. Good evening, ka-trader Amiel. Ay. Bitcoin pala to. Clear ba yung audio ko? Check muna natin yung index. Kung ganda ng index, oh. Tor na tor. Ganda ng index. Sana mabasag niya yan. 7.3. Hindi, pinagandaan talaga niya yung 7.3. Yan. So, dapat mabasag na yan. Para tatake na yung 7.5 natin. So same pa rin, 7.5 level. So sana bukas basagin na yan. See, malapit na yung Pasko. 2 weeks na lang, Pasko na. Yan, madami na naman ano, madami na naman kakumita ata, di ba? Kasakay naman nata kayo kay BSC. BSC, PHA, APL. Ayun, ayun. Ayun, kanina ang lakas. Tapos may PLC pa. Oh, ang daming pamaskon niyan. Tagilid nga lang sa M-Wide, no? Mukhang madaming na dali sa MY. So sa index, ayun, mukhang based sa candle kanina, ganda. Hammer. Saka tour yan. So sana mabasag yan para tatahakin yung 7.5. Pag hindi, ano pa rin? Ito pa rin support niya 7.2. So 7.2, 7.3 lang for 3 consecutive trading days. So nandiyan naglalaro. Masayaw. So sana basagin na niya. Para magandang Pasko natin. So far, maganda naman, di ba?
So, yun. Yun lang yung masasabi ko kay Index. So, kung mabasag niya yung support sa 7.2, babalik siya dyan sa 7,000. So, yan yung mga support level niya. 7.1 or ito, 7,000. So, sana ano, mag 7.5 muna siya bago mag-correct. So, yan lang po masasabi ko kay Index. Review muna tayo sa top 5. Holcim. Yun, ang ganda ng pinakitang... Ayan, pin bar na malaki or hammer. Haba ng wick, oh. So, maganda yan. So, parang ano, Thor din to. Pinakita. So, sa Holcim, yan. Matinding resistance yan. Ito, oh, tingnan nyo ito. So, matinding resistance itong 780. So, madaming bodega dyan. So, yan. Yan yung maganda. Pag mabasag nga yan, next ay ito ng ano, mga 10. 10 level. Pag mabasag nga yung Thor. So, binasag na pala nyo itong ano, resistance natin nung top 5. Oh, yan nga. Top 5. Ito yung resistance natin ng top 5. So, binasag na niya. At gumawa ng Thor. Parang ito. Pero ito maganda. Green yung pangalawa. Yung huling kandila. Ganda. So, baka may continuation bukas at babasagin niya. Sana. So, yan lang po yung masasabi ko kay Holcim. Next is PHR. Ay, bumalik lang si PHR sa 3. So, nirespeto niya yung triangle, small triangle dito. So, binalikan niya yung resistance, RTS. So, baka may palo na to, may bounce na to bukas. Sana mag-bounce na yan bukas. Pag hindi, di, babalik siya dito na level. Itong 3. Box. Itong small box ng 3. Support yung 3. Eh. So, babalik yan pag lulusot. Pero, nag-hold siya eh. So, baka mag-bounce na yan bukas or mag-dodgy. So, abangan natin. So, pasok pa rin, pala, pa rin naman siya sa ano natin. Sa top 5 natin. Bumalik lang. So, yan lang po masasabi ko kay PHR. Next is ROX. Ayun, si ROX. Wala, nag-sideways. So, nag-sideways si ROX. Sideways lang din siya. So, yan, box. Gusto niyo ng box na malaki, yan. Pwedeng yan. So, within the box lang siya. Nag-sideways lang. Gawin na lang natin ganyan. So, yan. Within the box lang din si ROX. So, ang susi dyan, mabasag ni ROX to. Bago siya lumakas. So, habang wala pa, nasa box pa, bodega level pa lang. So, yun. Dahan-dahan lang. Pag mag-bodega, dahan-dahan lang yung ano yun. Maliit na location lang. Kasi pwedeng ano pa to eh. Pinalik eh. Mukhang kontrolado.
ayaw pa. So, yan lang pong masasabi ko kay Rox. Baka next week. Pero umakyat na si RCI eh. Kahapon. So, baka, ay kanina. So, baka may mabigyan ng ano to. Hatak to. Si Rox. So, yan lang po yung masasabi ko kay Rox. Baka mag-sideways pa. Yan, baka mag-ganyan pala. Pero kung magbigay siya ng maganda, mabasag niya to. Maganda pangitain. So, more on position, ano pa lang, trade pa lang siya. Ayan, nasa 50 level pala yung ano niya, RSI. So, kulang pa. Kulang pa ng onte. Next. Ito, matindi. PSC. Saktong-sakto. San ba yung ano natin? Around 32 yung ano natin, di ba? Resistance. Isang triangle. Around dito. Ito. So, ang lakas. Sa top 5 yun. Ito, sana nakabodega kayo nito. Nung umaga nito nung Monday, naglalaro pa dito sa 30 eh. Nakabili pa ako ng konti bago marangkada. Sana nakapasok kaya. So, congrats na nakapasok. Kung dito, mayroon na tayong 42%. No? So, mayroon, nag-breakout pa siya sa TOR. So, matindi. Tsaka, ang maganda dito kay BSC, break niya yung 41 natin na resistance. Yun. Ito, yung 41.50 natin na resistance. 2 years yan. 2017 pa. Ba ito? February. So, almost 3 years na break na niya. So, maganda. So, ang next na resistance natin ngayon, matindi na. Ito. Hindi na pala ito. Gawin natin weekly. Yan. Ayan, 0.58. So, pag makawala yan dyan, wala na. Parang ano na to. Parang all-time high. Ang liit na lang ng volume nito dito eh. Mukhang wala na. Mukhang negligible na tong 1985 to 1998 eh. Diba? Sobrang liit lang ng volume. So March of 2007. Yan, matindi yan. 13 years. 13 years na resistance. Matindi yan. So, maganda. Maganda tong ano. Pag magtuloy-tuloy ito, sana ma-break niya tong ano. Ma-break niya yan. Almost bagger na. Yung nakabodega dito, magbabagger na sa 60 eh. So, congrats. So, nalampasan na natin yung first resistance. Ito, next na resistance, maganda. Mabasag na yung 0.58. Yan, parang all-time high na ang dating niya. Hindi ko alam anong history nitong BSC. Kung nag-backdoor ba to or something dati. Hindi ko alam ang history. So, pero based sa volume,
mula ano lang yung volume. O mula dito lang ang malaking volume. See? Pati announcement ng income simula lang sa March 2014. Dito wala pa. So, baka negligible na lang yun. Siguro may pakaunti-kaunting resistance. Pero kung nakabudega tayo sa 0.3 something, panalo na. So, congrats sa mga kumita kay BSC. Ang fonda pala nitong BSC, if I'm not mistaken, RE din to eh. May ano sila sa Vietnam. Vietnam ata. Oh. So, kaya nisali ko to sa top 5. Mukhang may potential. Check nyo yung volume. Napakalaki. Compare dito. Compare sa history niya. So, mula dito lang malakas eh. 17. Pero i-compare mo. 17, mga 2 weeks to 3 weeks. Isang buwan lang siya malakas. Pero dito, ilang weeks na to? Ay, ilang days na to? Ah, dito pala, ilang days lang. 2017. Pero dito, parang 2 weeks nang matindi yung volume. 3 weeks. So, kaya maganda. Baka may continuation pa. Sana. Yan yung next niyan tatahakin. Bumutas na ng resistance eh. Sana tatahakin na niya yan. So, congrats sa mga nakasakay kay BSC. So, yan lang po yung masasabi ko kay BSC. Next is green. Yan, nakasakay ata si Katrader Balter oh. Sa BSC. Nine days na lang po ba? Yung Pasko? So, green. Tapa rin. Pero maganda yung needle niya. Mahilig sa needle to si green eh. Tingnan nyo. Needle. Daming needle niya ni Green. Bago aangat. Tingnan mo. Nakadalawang needle. Ito rin. So, bago umangat, nag-needle muna siya. So, yan yung DNA ni Green. So, baka ito na yon. Ito na yung hudyat. Sana. Tingnan mo. Pag mag-needle, puro needle yan. So, sana, yan ang hudyat. Saka matinding resistance kasi itong 260 at 270. So, itong level na ito matindi. Kasi pag makawala yan dyan, ito. Mataas na yung Next. Yan. Ang next nyan is around, tres na. Pero magaan na lang itong 3 eh. Ito yung matindi kasi median to nito. Ito. Yan, matinding resistance yan. Gitna yan nito at saka ito. So yung mga naipit dyan, dito bumomba para makalabas dyan or nagstay dyan. Hindi nakalabas. So, kaya mano or kahit dito. Oh. Tinding resistance to.
So median yan nito at saka dito. Kita natin ito pag ito. Ayan. Ah, ganun lang din. Same lang. So pag makalusot yan, ayan, tres na tayo. Tres, 2.9 to 3, then 3.5. So yan yung ano ng green. Yan, then. Hindi ko alam kung all-time high na ba itong 360 ni green. Check natin ha. 9, hindi pa pala. Pero, parang kay BSC din. Long conso, itong 360. Long conso yan. So, pag mabasag yan, malaking ano yan. Malaking hatak yan. From 2001. So, matindi. So, nag-sideways lang siya. Gumawa siya ng box. Si Green gumawa ng box. So, gumawa siya ng box. So, pag makawala siya dyan sa box, maganda yung tatahak. So, yan lang yung masasabi ko kay Green. Yan. Tapos na yung top 5 natin. Yan na tayo. So, request ni Katrader Justin, PHA. Wow, ganda ng PHA. Oh. So, na-break din niya yung ano, Tor. Parang close the gap lang pala niya. Oh. So, Tor, close the gap siya dito. Yan. Ganda. Ganda na pinakita niya. So baka may ano pa ito bukas. Ang 20 level nga yung ano, matigas. Yan. Matigas na resistance, 122. Ayan. Matigas na resistance yan. 120 yata. Oh, 120 din ito na untog. Oh. So around 120. So, pag makawala dyan sa 120, ang ganda na. Baka tatahakin ulit tong 180. So, susi nitong PHA, mabasag niya yung 120. 120 to 130. Yan. Yan yung matinding resistance. Pero based sa pinakita niya, volume niya, oh, 300 million. Value turnover. So almost ano, 1/3. So based naman sa candle, mukhang ano, parang si BSC din. Daming ano, volume. Parang ito. Ito, one ano lang ito eh. 1 week or 2 weeks lang niya itong pinangat. Ito, matindi. Nag-accumulation muna siya bago tumira uli. So, maganda. Dahan-dahan. So, yan yung masasabi ko kay PHA. So, ang susi niyan, confirmation niyan, mabasag itong 130. Yan, 120 to 130. Yan yung matigas na resistance. Makawala yan dyan. Tutuloy-tuloy na yan sa 180. So, abangan nyo na lang, Justin. Saan ba average nyo dito, ano, Katrader Justin? Mababa ba? Sana mababa. Nagbigay na siya man ng madaming, ano, ng post days, oh. Ito, post days to eh. Considered post day. Itong tour na to. Sana naka-entry kayo dyan.
ako, nagdagdag ako dyan eh. Sayang ang ano ko nito eh. Nasa 0.97 yung ano ko nito. Huling dagdag ko sana kaso hindi na ano. Hindi na pagbigyan. 0.98 lang yung boto. Ayun, atindi. Ay, ano ba to? Ang baba pala eh. 0.28. Eh, wala na. Kuyakoy ka na lang dyan. Baba na average mo, 0.28. Congrats. Multiple bagger na yan. Yung dati pa rin sa, ayan. Panalo na yan. Sana naka-volume yan. Kasi ano na yan eh. Pailagay na lang nating 30. Oh. 300% plus na yan. Congrats! So, yun yung maganda sa ano. Ma-spotan mo nyo ng maaga. O, next. LRW na tayo. Yan, matindi din to si LRW. Laki ng ano na to. Kandila. Ay, volume. Cross ba to? Laki na rin ng volume ni LRW. So, ayun. Anong average nyo dito, ano, sa Trader Jerry? Papasok pa lang ba kayo? So, bantayan natin to. Kung create lang siya ng TOR or balikan niya yung gap na to. May gap tayo ha. Pakagayahin si PHA na binalikan yung gap. So, bantay-bantay lang kayo dito. Kung may average nyo dito ay mababa, pwedeng ano, pwedeng dagdag kayo dyan kung babalik dyan sa gap. Nako, kakataps lang. Kasama yan sa top 5 natin. Default yan. Pag kasama sa top 5, ano, inuuna ko yung ano, kasama sa top 5. Si all seam. Top number 5 natin yan. Kasi yung magkaibang time zone, nare-request yan na i-review mauna yung top 5 kasi hindi daw sila makakasali sa ano, sa live. So, yun. Pero maganda. Maganda yung Holcim. Maganda pinakita ni Holcim. Hammer. Mukhang may continuation. So, yun, 115 daw. Sabi ni Katrader Jerry, 1.15. So, above the gap siya. Ah, so nag-ano lang kanina. So, pwedeng ano, sa bounce niya kanina. So, sana ano na yun, bounce na yun. Sana mag-ano, mag-tor siya. Mag-form siya ng tor, mas malakas. Yan, mag-form siya ng tor dyan. Sinag-bounce na pala kanina to eh. Pero kung hindi, pwedeng balikan yung gap. Pero based sa volume, ang laki nito. So dapat haharang yan siya. Madaming haharang dyan. Maliit lang na volume to eh. Itong red oh, based dito. So pwedeng ano, binalikan lang yung RTS niya. At magbabounce na siya. Or pwedeng sundutin yung gap bago marangkada. So, dalawa. Yan. Shout out kay Mang Kinor. Sige, mamaya.
Maganda na yung RCI eh. Nag 1.4 na ata eh. So, yun. Yun lang yung basa ko. Ayan, no? Pwedeng mag-green na bukas nito or pwedeng sumundot muna sa gap. So, dalawa. Pwedeng pwede na tong ano, bounce niya, itong RTS na to sa week or itong gap. So, dalawa. Bantayan nyo na lang bukas. Kasi 1.15 pala kayo. Nasa RTS level kayo. Kapas. So, yun lang yung masasabi ko. Ayan. Pwedeng may isang kandila pa na pula or mag-doji. Or kung malakas to, mag-green na yan siya. Gagawa ng tour dyan. Yun yung abangan natin. Tingnan nyo, tingnan nyo to. Nag-ano siya? Nag-needle. Pero kinabukasan, nag-red pa siya. So, pwedeng gumanon pa. May chance pa na i-close yung gap. May chance. So, kung may pangbomba pa kayo, pwedeng abang kayo, i-close yung gap, pandagdag. Pero, kung babasag yan, babalik dito sa one level. Pangit na. Gagawa, balik siya ulit sa box. Papangit na yan. Itong gap kasi, pwedeng siya yung resistance ng box mo eh. Diba? Yan. Pwedeng resistance yan ng box. So, malaki chance na balikan yung gap. So, let's see na lang bukas kung ano. Anong tatahakin. Pero medyo bullish yung index kanina eh. So, sana may continuation bukas. Malakas naman yung sentiments ng gaming ngayon. Hindi ko lang sinali si LRW. Dalawang beses na itong si ano, LRW nakapasok sa ano, screening ko. Hindi ko lang sinasali kasi medyo exotic to eh. Okay lang kung katulad ni ka-trader Jerry, marunong mag-trade nito. Pero yung iba kasi medyo iniiwasan kung baka maipit. So, yan lang yung masasabi ko kay LRW. Next is, ayun. Saglit lang ha, may kumatok. Hello, sorry, may delivery. Kasi galing sa 12-12-12. At 12-12 sale pala. Mahilig sa Shopee tsaka Lazada tong mga housemate ko eh. Sana tayo? After ni LRW, sino pa ba? Ayon pala.
Ayon, ayan, ang ganda. So I think last week ata natin to na ano, top 5. Naalala ko to. So, pag mag-doji, automatic agad si ano. Tingnan mo yung DNA ni ano. Ayon. Pag mag-doji, ang kasunod, ganda. So, may news ba yung ano? May news ba si Ayon? Sinong ano? Sino bang nag-request nitong Ayon? Si Katrader Amiel, may ano ba? May news ba si ano? Ayon. At lumipad to. Ayon eh, wala. Walang ano. So, ayun. Speculation na naman to. Si Ayon. May alam ba kayo? Ayun, nadamay lang daw sa IMI. Hindi, sa IMI, alam ko yung ano, syntax. Alam ko yung driver ng IMI, kayo makyat. Ah, pwede rin naman. Pwede rin pala kasi may automotive din pala tong Ayon. Tama ba? May automotive tong Ayon. Check ko lang ha. Para sigurado tayo. Ah, meron. Merong automotive si Ayon. Yun. Sa tingin ko kasi, si IMI nag-ano ng Ayala electric cars. Ayun, tama. Tama si syntax. Yung Ayala kasi nag-ano ng electric cars. So, ayun. Si IMI. Kaya ang lakas ni IMI. Ni IMI. So, may automotive pala si Ayon. So, baka ano. Pero huli eh. Huli yung ano niya eh. Kahapon pa si Amy. So, baka iba. Baka iba yung ano. Dapat kung kasali siya, dapat kahapon pa ito pumutok. So, ngayon eh. Nahuli siya. So, baka may something. Hindi natin alam. Abangan natin kung ano talaga. So, ang lakas na ng ano. Ayun, nag-close lang siya sa ano. Sa resistance. Nauntog siya sa ito. Ito yung malakas dapat. Ayan, so almost 160. So, yan yung resistance. So, nag-close siya sa 1.43. So, resistance yan. So, magiging RTS. So, bantayan natin to. Kung gusto nyo i-trade to, ano bang average nyo dito, ka-trader Amiel? Amiel ba? Amiel. O, Amiel nga. Trader Amiel, ano bang average nyo? Papasok pa ba kayo? Papasok pa lang ba kayo? O 1.3 daw. Ayan. Ayan, nakaano pala siya. 1.3 ang average. So, baka natin bukas kung mag, ano, post day. Baka magbigay pa to ng post day. Sobrang laki ng kandila. Ito. Ayan o, DNA ni ano. Bantayan nyo yung DNA ni ano. Umaakyat, umaakyat. Yan. So, tingnan natin. Tingnan natin yung ano.
So, meron kang ano. Ayan, may mga resistance ka naman dito eh. So, 1.4 tsaka itong 1.35, 36. Ayan. So, dalawa pa resistance mo. Meron ditong sa 0.5. Baliktad pala itong ano ko. Tsaka itong 1.32. Pero, tingnan natin kung mag-hold itong box na to. Nag-create siya ng box niya. Ayan. Create siya ng box dyan. So, baka strong ano na yan, 1.43. So, baka strong na itong 1.43. So, baka na lang natin bukas. Baka mag ano, post day muna siya. Post day muna siya. Parang si ano, BSC, di ba? Nag-post day. Eh, pala. APL pala. Ayan o. Parang ito yan. Oh, nag-post day siya. So, abangan natin kung magaganyan. Abangan natin dito. Trail mag ano ka lang ng trail stop kung anong trail stop mo. Kasi ang DNA ni Ion, tingnan niyo. Yeah, meron siyang ganito. Or ganito. After ng big run magpupula or magpahinga. So baka mag-post day bukas. Pero based sa ano niya, lower time frame, gumawa siya ng box dito. So mukhang solid na itong 1.43. So dapat ano, mag-hold siya dyan. So yan lang yung masasabi ko kay Ion. Next is coal. Uy, maganda. Maganda pala si coal. Ayun, nag-create siya ng ascending dito. Oh. Maganda, maganda to si Cole. Ganda yung price action niya. So, susi dyan, mabasag niya to. Yan, yan yung resistance. So, maganda. Maganda naman pinakita niya. So, sana mabasag niya yan. Pag hindi, itong next support niya. Yang support. Itong RTS ng small box dito. Meron tayong small box dyan eh. Yan. So yan yung magiging support mo na ngayon. Kung mauntog siya dyan, dito na yung next na support. Pero maganda na to. Parang ano, 1, 2, 3, 4 o. Ascending na yung 4 candles. So, baka pinaghandaan na itong 0.33. Anong average nyo dito, sir? Sir Leonard? Sir ba to? Leonard? So,
So, yan yung masasabi ko kay Cole. Pag mabasag niya yan, malakas. Next na resistance mo ay ito. .37. So, malapit lang siya dito sa inyong tugan na. So, pwedeng dyan. Pag mabasag niya yan, may upside kang 12%. If mabasag niya yan. 32, ako pasok lang. Oh. So, bantayan niyo lang. Kung mabasag tong 30, babalik siya sa box level na to. So, so, yan lang yung masasabi ko kay Cole. So, yung susi mo dyan is 0.33. Mabasag yan. Ibig sabihin, malakas. Tatake niya yung 0.37. Yan yung masasabi ko kay Cole. Next is OPM. Paramdam ata ito kanina eh. Ano ba? Yun. Grabe, mga third liner, mga ano ngayon? Tinitira nyo ngayon ah. Malakas ngayon mga third liner, no? Oriental Petroleum. Tindi. Ano average nyo dito sa OPM? Tindi ng mga tinitira nyo. Exotic na exotic to ah. So, bantayan nyo ha. Ang leader ngayon sa mga exotic, yung mga AR, mga APL, may driver yon. Yung iba, di ko alam. Ito si OPM, ano ba balita nyo dito? Ano bang driver nito? Nahatak lang to dahil malakas sila AR. Petroleum and minerals. May mining din ba to, PM? So, pag magpaipit kayo dito, iliquid to. So, ayun. Mag-ingat kayo dito ha. So, ang susi dito, mabasag na yung 14. Malakas tong 14 na resistance. So, malakas yan. So, ayan. Nauntog nga siya dyan, oh. So, ayan. Kung nabili nyo siya 0.01 or dito 0.11, medyo okay na kasi nakalampas na naman siya sa ano na to. Resistance din tong 0.13 eh. 0.013 pala. So, to mahirap basahin to eh. Hindi oobra si Thor dito. Ayan mo. Tatlong tick lang. 1, 2, 3. Tatlong tick lang to eh. Hindi ako nagtitrade ng ganito. Unless alam ko yung ano nito, driver or catalyst. Kung alam ko, sigurado ako sa catalyst yun. Titrade ko to. Pero kung ano. So, yun. Kung mabasag niya yan, ano bang average nyo? Matinding resistance yan. Ang next mo is itong 16. Pero malaki kasi ang galaw nito eh. Ito ba yung ano? Parang MA na 10% yung galaw, 8% bawat tick. Ito ata yun. Tama ba? Amiel. So, yun. Ilan po masasabi ko, Amiel?
Ayun, oh, 7% daw bawat tick. So, meron akong kakilala, ito yung tinitrade niya. Inaabangan lang niya sa ano. Example ito, 3 ticks to eh. So, pipila lang siya dyan. Pag ma-hit, makasalok siya, pipila na naman siya sa sell side dito. Kasi bawat tick 7% eh. So, yun yung ginagawa. So, pero, ano to eh. Madamihang ano to eh. Tingnan mo, oh, million-million. So, swerte kung ma-ano ka. Ma-hit yung ano mo. Kung malakas pa, makakalabas ka. Pero pag hihina na to, illiquid na to, mahirapan ka na. Unless mag-sell down ka. Eh, sell down ka 7%, mabalik lang din sa ano mo. So, yun. Alamin nyo yung driver nito kung worth it ba siya trade. Pero kung sanay kayo sa ganyan, walang problema. So, yun lang yung masasabi ko kay OPM. Cyber. Ayun. May ano si Cyber, oh, parang may trendline resistance. Walang pang ano. Yan. So, dapat makawala siya dyan. Yan, or ito. Pwedeng ito sa short term. Wala, walang balita ngayon sa ano eh. Sa Sangli Airport. Ito yung ano ni Cyber. So pag may balita yun, yung marangkada to si Cyber. So yan yung mga key resistance niya. So sa, dapat mabasag niya yan. Para gumaganda, para gaganda yung takbo. Based naman sa volume, may accumulation eh. Lumalaki na yung volume mo. Sino ba may-ari ng Cyber? Kay Lushutan din ba to? Kasi pangit ng Mac ngayon eh. Dahil sa issue ni Lushutan eh. Tsaka yung sa nag-upo ng kaso niya. So, pwedeng nauntog lang to. Bumalik sa box. So, dapat makawala siya dyan. So, pag makawala siya dyan, dyan na siguro ano, mararamdaman yung pwersa. Sabi ni Boss Gilbert, oh, may pera daw sa basura. Tama. Lalo ngayon, dami. BSC. Pero may laman na ngayon yung BSC ate. So, na. APL, ayun, may laman na eh. Pati nga mga OM eh, lumilipad na eh. Naghahanap ng pamasko yung mga trader ngayon. So, yun lang yung masasabi ko kay Cyber. Ayun, oh. Si Mang Kinor talaga, malupit. Naririnig ko po yung madalas sa commercial, fortified with iron. Ayun. Hyper talaga si Mang Kinor. Ayun. Meron ba kayong meet and greet this 2020 sa masugid niyong tagahanga? Sana po pa-sight ng Buddha kahit minsan lang. Nasa bucket list ko makita kayo. Bawal pa ngayon.
Bawal pa ngayon. After COVID na. Ano muna tayo? Virtual. Lagay niyo na lang yung photo niyo sa ano. YouTube ano niyo para makita natin yung ano. Kagwapuhan niyo at kakagandahan. Mang Kinor. So after Cyber IDC. Ay, maganda si IDC kanina. Yun, bumangon na. Bumangon na si IDC. Ayan, oh. Nakawala na. O kahit sa box na lang. Nakawala na siya sa box. So, sana magana. Gawa siya ng Tor or ano. San, ano po ba average nyo sa IDC, Boss Sean? So, nakawala na siya sa resistance ng back. Naantay pa rin yung ano ni IDC. Stock dividend ata. Wala pang ano. So, abangan natin yung ano ni IDC. Abangan natin yan. Kung tutuloy-tuloy ba yan. Abangan natin bukas o sa mga darating na araw. Mga gagawa ng Tor, mga ganyan. So wala pa akong ano eh, bias kay IDC. Pero maganda yung volume niya. Laki. Laki yung volume niya. So baka ano. Tutuloy-tuloy. Next naman na resistance niya is ito. Pwedeng dyan or babalik dito sa 380. Ayan, sakto nga yung ano niya. Historical resistance sa 340. So pwedeng dyan mauntog. Pwedeng dyan mount. Yan yung mga resistance level. Sana hindi na babalik sa box. So yan lang po yung masasabi ko kay IDC. Ayan, Bloom. Gaming, malakas. Sila LR, sila PLC. Ayun, si Bloom o, oh, nag-ano. Needle. Mahilig sa needle to si Bloom. Yan. Kaso walang volume. Ayan. Pag makawala siguro dyan si ano, Bloom. Lalakas. Pero mas nauna sila PLC. PLC ata nag-breakout na eh. Si Bloom Kulelat. So lalakas lang yan si Bloom pag mabasag niya yung ano, yung resistance na to. Next na resistance ni Bloom is ito. Around 10 or 9.8. So within the box pa lang siya. Meron kang box dyan na maliit. Yan. So, susi dyan, makalabas siya dyan. Para tatahakin niya yung 10.
or 9.8 level. So yan lang po yung masasabi ko kay Bloom. Si whole sim tapos na si BHI. Hindi ko alam kung na-suspend si BHI. Na-suspend pa. Bukas na ba? Hindi pala eh. Almost lang siguro. Diba may news sa BHI na ano? Sa BHI ba yan? Na below ano sila? 10% ano? Public requirements. BH pala yan. Hindi pala BHI. Okay. Thank you, sir. Well, Sir Jerry, yan sabi ni Katrader Jerry, BH pala. Hindi pala si BHI. Ayun. O, yan lang. So, malakas pa rin naman. Kukonso lang, sobrang laki ng kandila na to eh. So, expect pag mga ganyan kadila, syempre, magpapahinga din yan. Hindi araw-araw Pasko. So, yan. May resistance dyan. Tapos ito. Lagay na lang natin dito. Yan. So, pag makawala yan dyan, yan. Ito next. 0.055 BHI. So malakas naman si BHI eh. Lalo na pag mag-open na totally yung economy. Kasi more on ano eh, tourism and to si BHI. So, malakas. Nag-conso siya sa ano, high nitong ano. Parang Tor. Parang Tor concept. Nag-conso siya sa high level nung kandila na to. So, malakas. Huwag lang sana siyang maganito. Kasi the more na hahaba to, hihina yung pwersa. So, yun. Sana huwag niyang gayahin to. Tingnan natin yung RSI. Ayun, oh, RSI, oh. Nasa below siya ng 70. 67. So, kung bibigay yan, babalik yung RSI mo ng 50. This level, 56 or 55. Ayun. Sabi ni Jerry, sa January daw mag-open ng puerto. Resort nila. Ayun ano? Puerto Vallarta. Sa January. O, yun. Kaya malakas. Wala. Thank you. So, ayan yung ano, holders ng BHI. Diba yun? Si... si Like Music. Madam ba yan? Or ano lang yan? O sir. So yan yung masasabi ko kay BHI. So ang support niya is ito. 0.039. If mabasag yun niya. Support to. So paka mag 56 yan. Dito pupunta yan. 0.039. Parang 618 ng ano to. Kandila. Sukatin. Yan, mata-mata lang ha. Kayo na lang mag-precise na sukat. So, next sa BHI, PX. Yan, ang lakas ni gold ngayon. Ayan. Ayan. No, wango na sa PX. Ang lakas ni gold ngayon. 64 na ate. Ay, bumalik. 57. Pero malakas.
Isang araw, 26 lang yun eh. 1826. Sayang nga, hindi yun ako pasok. Nabangan ko pang ano eh. Nagbarat bid pa ako eh. Hindi tuloy nakapasok. So, PX, ayun, malakas. Si Syntax lang, malakas. Ayan, 521 yung resistance. So si Jan, mabasag niya yan. Pero maganda yung pinakita niya ni Gold. So baka ano, basagin niya yan. So yan yung ano, key resistance. Para babalik siya dito na level. Itong box na to. Babalik siya dyan. So basta dependent lang naman itong mga PX eh. Mga gold stock. Mga mining naman ngayon malakas eh. Dahil yan yung parang ay ano nila. I-open up nila para makikita yung government natin. Kailangan natin ng funding. Para makagalaw tayo. Makagalaw yung ano, government natin. Kailangan nila ng funding. So, expect na mining, gaming, yan. Irerelax nila yan. Ang todo. Kasi yan yung way ng government makakuha ng ano, taxes. Tsaka profit sharing. So, expect yan. Na yan yung mga driver next year. Lalo ang vaccine natin, third quarter pa next year ata sa Pinas. So, yun. Eh, pag mag-order ka ng vaccine, kailangan na madaming pera. Kailangan ng government ng income. Hindi naman pwede lahat sa loan yun. So, dapat may ano rin. So, expect na mining tsaka gaming. Makikita nyo naman sila APL, mga nagliparan ngayon, AR. Next yan, ito. Nagparamdam na rin mga ano eh, gaming. Sila LRW, sila PLC. So, yun. So, ito, isa ito si, ano, si PX. Sa makinabang din. So, kailangan lang niya makawala siya dyan. So, next is RCI. So, ipakawala siya dyan si Tax. Ayun. Yan yung next mo. 5.74. So, RCI. Yun, ang ganda ni RCI. Breakout na sa Tor. So, nag-Tor siya, oh. Nag-breakout na siya dyan. Stay lang siya sa resistance level. Ang weak. So, matigas kasi yan, oh. Ang weak na yan, matigas yan. Resistance yan ito. So, pag makawala siya dyan, ayun, yung next. Ito. 1.56 at saka itong 170. Yan. So, yan yung mga resistance ni RCI. Malakas itong RCI. May group nito na ano. Gusto yung RCI. Mga yamanin sa Pinas. $1.37 daw yung kuha niya.
Sa support sa RTS. So, okay lang. Congrats, Mang Tinor. Pakape ka na. So, yan lang yung masasabi ko kay RCI. So, support level yung 1.37. Support yung ano, average nyo, Mang Tinor. So, BTC. Opo. Wala kas BTC. Kung babasagin nata niya yung 20. Ayun, oh. Binasag na niya yung 19.4. Binasag na rin yung 19.7. O 19.8 na niya. O 20 na lang. 20 na lang. Yan. So, malapit na. So, BTC. Yan. Ascending. So, pwedeng basagin, pwedeng mauntog, pwedeng ganun. So, so, sana basagin na para masaya ang Pasko. Kasi ito yung ano eh, susi dyan. Pag mabasag yung ano, 20K, susunod na yung mga tokens natin, mga ano. Susunod na yung mga maliliit. Sila ETH, yun. Susunod na yun. So, dapat mabasag muna ni Bitcoin yung ano, 20K level. So, all-time high yan. Nabasag na nga niya 19.6. 19.6 pala yung ano, all-time high. Oh, 19.6 nabasag na niya. Nasa 19.8 na tayo ngayon eh. So sana para party-party na. Congrats, ka-trader Amiel. Ano ba average mo kay BTC? Historical placer, February, LRLRW. So, yun lang yung masasabi ko kay ano, sa BTC. Dapat mabasag na niya yung ano, 20K level. So, tapos na yung LRW, LR na lang. Oh. Yun, ganun din. Ang ganda din ng ano, volume. Laki. Ayun, 18K daw si Sir Amiel. Sa ano? Sa BTC. Namakyaw ka pala ng BTC. Congrats! May 200 at 2,000K ka na. Sa 20K. Panalo. So sana, ay itong LR, baka mag, ano to? Tor. Baka mag-tour yan. Ayan, needle. Ang ganda. Parang ito, needle din siya. Needle. Tapos, sana mag-tour or mas malakas pa, mabasag agad. Sana, malakas ang gaming ngayon. So, yun. Pili na lang kayo kung alin yung mga natipuhan nyo. So, yan. Isa yan. LR. Tapos yung warrant niya, LRW. Yan. Yan yung mga resistance. Gaming, PLC, Bloom. Ayun, ano na natin yung Bloom kanina. So, ayan. So, sila na una. LR, tsaka PLC. Tsaka ano pa pala, web. Web din. Gaming din yan. Ano nang next? After kay LR. Ayan, ayan masasabi ko.
sa LR. Ang support mo is ito. Ayun, aka-support na itong ano eh. RTS mo eh. Ayan. Oh. Aka-support na yan. So, yan yung masasabi ko kay LR. Ito, gustong-gusto ko to. Si Amy. Kaso, hindi ako nakabodega dito. Nasa ako, nasa ano ako. All HC. Yan o, oh, na-break na niya o. Oh. Tsaka resistance niya to eh. Matinding resistance yan. So, na-break na niya yan. So, next niya, makawala siya dito sa box na to. So, yan yung sinabi ni ano, electric car yung driver ni Amy. Yung Ayala, mag-invest daw sa mga electric cars. Amy, una ko na isip doon. Ayan. So, ganun din. Ito yung news na yun eh. Nakita ko yan eh. So, yan yung mga resistance level ni Amy. So, malapit na sa untugan. 8.45. If malakas talaga siya, mabasag niya yan. Nasa 10 level na, mas mataas. Pero wala pa akong Amy. So sana mag-ano lang siya dito. Konso muna siya, magpasakay naman siya. Para makabudega tayo. So, ayan, kay Madam Rosario, ayan, sinabi ko kanina, M-wide, ayun, nadali. Nadali si M-wide, ayun. Inano talaga, oh, tinanggalan. So, sana makarecover yan. So, meron ka, nag-create siya ng ano dito, oh. Nag-create siya ng lower high. So, natanggal siya sa ano eh, sa first proponent. So, ngayon, ginap down. Ito na ang support natin, yan yung magiging resistance. Ayan, oh, naging resistance. Ayan yung magiging resistance na ngayon. So, ayan, tsaka ito. So, madami ka ng resistance. Ito, yung support turn resistance. STR na. Baliktad na. So, ang dami ka ng untugan ngayon. So, ngayon, based dun sa post ko sa ano, Patraders Group, diba natanggalan sila ng first proponent? Ano ba yung tawag nun? First proponent ba tawag nun? First proponent, ano bang term na? Ito. Original proponent pala. Original proponent status. So, na ano siya, natanggalan ng original proponent status. Ang ibig sabihin nito, mawawalan sila ng anong tawag nun? Ano, paano ko bang ipaliwanag? Ano pa kasi ito eh? Tawag nito? Ano bang term nung kalimutan ko eh.
Parang i-open bidding. Ano bang term nun? Kalimutan ko eh. Parang i-open bidding. Kung sino yung, ano, pag first proponent ka, ipapa-open bidding. Kung sino yung mag-bid ng mataas, may priority ka to, ano, tapatan. Ano bang term nun? Sino bang, baka may nakakaalam sa inyo. Ano bang term nun? Nakalimutan ko eh. Basta yan na to ni pag sa ano, mga PPP project, yun, mga ganun. Parang auction, hindi auction eh. Merong term nun eh. Tapos na yung bidding. Tapos, ang next na gagawin, after sa bidding, siya yung magiging original proponent. Ngayon, anong term nun? Nakalimutan ko eh. May term nun eh. Wala sa isip ko. Gawin na lang natin ipapa-open ulit sa ano. Pero may an original proponent na. So, ang advantage ng original proponent status, kung sino man yung mag-bid ng mataas, priority siya na tapatan. Kung matapatan niya yung mataas na mag-bid, siya pa rin yung sa kanya pa rin yung project. Nakalimutan ko eh. Try ko ano ha. Ah, Swiss Challenge. Tama. Swiss Challenge. Yun pala. Yun pala yung term. Swiss Challenge. Tama si ano, Katrader Noel. So yun yung mawawala sa MY. Yung original proponent niya sa Swiss Challenge. So after ng bidding, after nung bidding, nanalo na si MY. Ngayon, nag-propose si MY ng ilang billion, di ba? So ngayon, i-Swiss challenge yan ng isang buwan ata. Mag-aantay kung sinong mag-counter offer nung ano ni MY. Ngayon, as a first or original proponent, may advantage siya na tapatan niya yung sinong magka-counter ng offer doon sa project. So yun yung sa Swiss challenge. Yung yun yung kahalagahan ng original proponent. Ano ba yung term na yan? Original proponent status. So yun. Ngayon, may pag-asa pa si MY. Kaya ito green. Ngayon, pag Swiss challenge niyan, pag walang mag-bid, automatic na si MY. Ngayon, ang nangyayari, tinanggalan sila ng original proponent status. So, hindi na babalik doon sa bidding process sa Swiss challenge na yung next na na process. Nawala na siya ng manalangin na lang si MY na walang magbibid ng mataas sa nila. Sa pinopost nila na project sa NAIA. Kasi kung merong magbibid ng mataas sa kanila, wala na silang advantage na tumapat doon. Natanggal na 'yon. Kasi hindi na sila yung first original proponent. So parang ganun. So ganun yung mangyayari ngayon sa MY. Ayun, madami. Madaming
Madaming pwedeng mangyayari. Pwedeng si C. Madami. Pwedeng si C. Pwedeng si EEI. Madaming speculation na lang tayo. So, antayin na lang. Mas maganda, antayin natin yung Swiss challenge. Diba? So, mas maganda sana kung sila yung yung magiging original proponent. Kasi may malaking malaking chance nilang manalo dahil may power sila or may chance silang tumapat sa magcha-challenge or magka-counter nung nila project. Ngayon nawala na yung yun. Ano bang term na? Yung nawala na yung pagka original proponent nila. So hindi na sila, wala na silang chance na tumapat sa may mataas na offer. Panalangin na lang nila na walang tataas sa offer nila. So, nagets niyo ba? So, yun yung isang nawala sa ni. Panalo pa rin naman sila sa bidding na yon. Ngayon nawala lang yung original proponent status. Yun kasi yung mahalaga eh. Kasi syempre, kung piso lang yung iangat doon sa project mo, for example 30 billion, ilan ba yung billion yung project niya sa NAIA? Pinapropose niya. For example 100 billion. Gawin lang ng kalaban ng magcha-challenge ng 101 billion or 100 billion 1 peso plus 1 peso lang. Wala na, talo na sila, di ba? So, yun. Isa yung isang malaking disadvantage na. So, sa magcha-challenge, ngayon, free for all na. Kasi, kaya nga inano yung Swiss challenge eh. Kasi, depende na sa Pwede ng si C, pwede ng si EI, lahat ng mga construction company, pwede nang mag-bid. Pwede Ayala, SM, lahat. Mga big So, yun. Yun yung dyan. Yan yung nawala sa kay MY. So, yun lang yung masasabi ko kay MY. So, based sa price action niya, madami siyang utugan. Nauntog na siya sa 0.8.82. So, yun. So, saka nag-create siya ng descending triangle bago nag-up down. So, yun. Yun yung masasabi ko. Sana below yung average nyo. Ako, sayang. Nanghihinayang ako. Nasa 7.5 yung average or below 7. Dito ata. Below 7 ako dito kay MY. Personal disclosure. Below 6.9 ata ako. Ayan, dito na level. 6.9 ako. Nanghinaya ako, hindi ko naibenta ng 10.5. Binenta ko lang ito, itong kandila na to. Sa around 9.2. Binitawan ko siya. Dito. Ito yung naghihint si Dominguez ba yun? Si Rap, naglabas ng sunod-sunod si Rappler, tapos naghint si Dominguez. So, sinabi ko ata sa group chat yun na baka mag-ano pa to. Baka aabot pa sa Senate hearing to. Pero yun, hindi umabot pero tinanggalan sila ng original proponent status. So, yun lang yung masasabi ko kay MY. So, sa mga holders, kung nandito kayo, average nyo ay around 8 or 9. Yun. Yun yung risk na tatahakin ni MY sa Swiss Challenge. Ngayon, di pa natin alam kasi wala pa yung Swiss Challenge. So, ngayon,
malaking disadvantage na kung merong magtapat sa pre-post nila na project sa NAIA. Kung lakihan, wala na silang chance to counter. Kasi nawala na yung original proponent status nila. So yun yung yung project sa ngayon nasa kanila pa. Sila yung nanalo sa bid, sa bidding. Ngayon tinanggal yung imbis sila yung pag manalo ka doon sa bidding, yun yung kahalagahan para makuha mo yung first proponent. Ngayon nawala yun. So yan yung risk na inano ni MY ngayon. So hindi pa natin alam. So yun lang yung masasabi ko kay MY. Sana walang kumalaban sa Swiss Challenge. So ito, pwede niyong tandaan, kung dito lang kayo, pwede kayong kung mauntog dyan yung presyo, kasi ito matinding resistance na itong trendline resistance, itong lower high. So magbawas na kayo, or ako nag-out na ako kasi gain pa naman ako, hindi ko lang na-maximize. Sayang, tsaka sayang yung base ko, di ba? Pero naramdaman ko na may something na gagawin. Bakit makialam si Dominguez? Yan yung ko doon. May anong bang term na? May kutob na lang. Oh. Kaya lumabas na ako dito. Sayang lang, hindi ko na maximize. Pero nadami pa naman ibang trade. So, yun yung masasabi ko kay MY. Sana nasagot ko yung katanungan ni Madam Rosario. Yan, Madam, sa MY. So, yan yung risk sa MY. Ayan! Si Trader Maverick, TD. DD, ang lakas kanina, bad trip to si DD. Tagal. Ako ata yung nito. Ano kay DD? Ako ata yung pabigat. Yan, oh, may volume pa. So, yun. Nagitaan ko yung ascending to si DD. Yan o. Ascending yan. Ngayon, may nabodega ako kay DD around dito. Habang pakyat-pakyat, nadahan-dahan ko ng binenta. Nung nabenta ko na, ayun, ngayon lang yung nabenta ko ata ito eh. Itong 15.2, 15.3. Nainip ako. Kasi, sino ba yung kay BSC. Nagdag ko kay BSC. Ba yun? Ayan, 14. No? Ito nga yan. Nag-breakout si BSC. In-all out ko na siya. Nilagdag ko BSC. BSC at saka PHA. Ata. Mahirap pag limited lang yung bala natin. Yung mga mabibitawan natin yung nabodega nating yung nabodega nating maganda. Pero ang tagal niya eh. Kaya yun, sulit naman yung pasok ko kay PHA tsaka Last week ata yun, dito na level yung kay PHA. Basta around last week, yun. Hanggang naubos. Pero maganda pinakita niya. So sana may follow up yan.
Alam ko magpapa ano talaga to, magpapasikat to si Didi dahil sa rit niya. So magpapasikat 'yan. Ito yung time na isipin niyo yung time na nag IPO na yung MM. Tingnan niyo inakyat ni Didi, almost 40%. Oh. Yan. Nagpasikat siya dahil nag-IPO si MM. So ganun din yung gagawin niya. So congrats sa mga nakapasok kay Didi. I think inano ko ata to sa top 5 3 weeks ago or 4 weeks ago. Around this level. Naalala ko inano ko to sa top 5 Didi. Dahil doon sa ang play nito yung Didi rit. Didi rit, ini pala A rit. Didi rit ba? Ano bang nung rit nung Didi? Ano bang pangalan? So yun. Yun yung driver niya. Kung gano'n niya pinaakyat. Itong time na to, naalala ko, ito yung MM. So, yun, baka may rin, magpakitang gilas din to. So, yun yung mga resistance, possible resistance. Yan. Yan yung mga possible resistance ni Didi. So, yan lang po yung masasabi ko kay Didi. Congrats sa mga nakapasok kay Didi. Kay Katrader Mavericks, congrats. Ayun, si Aba. Katrader Kim. Lakas din tong Aba eh. Ayun, parang may si Aba eh. May ba to? May channel. Pero grabe ang stiff ng channel niya. Ayun, may channel na si Aba. Ah. So, yun. May guide na kayo kay Aba. May channel siya. Oh. So, ayan lang. Kung malapit siya sa resistance level, bato, pagbalik naman niya sa support, bili. So, yan. Yan lang yung guide niya. So, pwedeng mauntog siya dyan. Then, pag bumalik siya dito, ito yung support mo. Ito yung magiging support mo. So, kung mauntog siya dyan, ang support mo baka ito. Confluence na naman siya dito sa 69. So, parang ganun lang. Sideways lang siya dyan sa channel na yan. So, yan yung masasabi ko kay Aba. So, yan lang yung guide nyo kung gusto nyo i-trade si Aba. Ayan, Bloom. Ano na ba natin yung Bloom kanina? Ay, naano na pala natin yung Bloom. Ayan, yan yung masasabi ko kay Bloom. Trader Jerry. Ayun, nasagot ko na yung MY, anong balita, boss, kaya mapasilit na rin ang chart. Ayun, nasagot na rin natin yan. Ayun, DMW. Wow, ganda. So, ayan, Tor. Pa-breakout na ng Tor, Ayan, kung gusto nyo i-trade yan, ganda yan. For me, Tor na Tor yan. RSI nito, ayan, 80 na pala. So, next na resistance mo is 8.7. So, pag magkansusi dyan, mabreak niya yan. Pag mabreak niya yan, pabilisan na lang ng kamay. Kasi malapit ka na sa resistance level. Tsaka, momentum na to. So, mabilis na lang to. Mabilis din yung bagsak. So, meron ka pang 11.9. Ano ba average mo dito sa DA? Si Syntax pala to.
Mababa ata average nito sa DMW. Dito ka pa ata sa 6, di ba? Tama ba syntax? Baba nga. Yan, matindi yan sa syntax. Hindi pumulot yan. Yan. Oh, panalo na. Bagger ka na ba? 50. No, 55. Ay, dito pala. Oh, meron na siyang 40%. Congrats! So, yung matinding resistance, ito. 8.7. Ayan. Yun, no? So, matinding resistance yung 8.7. So, ipabasag ngayon, pwedeng untugan yung 8.7. So, ayun lang po yung masasabi ko kay DMW. Ano ba tayo? Ayan, kay BLL. Property itong BLL. Ayan, bumalik. Close ng gap. So, ito yung next. Kung magtalit tuloy yan, ito yung next na support. Tapos, syempre, yung resistance mo. Next resistance is ito. Kung mabasag niya yan. So, yan. Dapat makawala siya dyan. Pag makawala siya dyan, yan yung next resistance mo, 6.2. Mataas yan. Pero, hindi ko alam. Pabagsak yung ano, RSI. RSI natin, nabasag yung 70, so pabagsak. Baka pwedeng babalik na 50. So, babalik na 50 yan, baka itong 480 balikan. Yan, babalik ng 50 level. Pointing down eh. So, ayan yung mabasa. So, pwedeng bumalik dyan. Then, if magbabounce siya, kailangan niya muna makawala dyan sa 5.3, 5.29, something. So, yan yung masasabi ko kay BLL. CEI. Wala, ganun din si CEI, oh. Nauntog. Nauntog siya sa ano, support. Matinding support to. Matinding support yan. Ayan, oh. Historical support yan. Matindi yan. So, kailangan niya ng ano dyan. Paghandaan yan. Pwedeng dyan. Oh, nauntog siya dyan. So, support mo is ito. Ayan, baka may isa, na ano na, malapit no. Isang ano na lang. So, ang support mo is 59 ni RSI. So, pwedeng ma-isitahin niya to or yan na yon. So, depende. Kasi itong RSIO na bumalik below 70. So, baka babalik pa ng 58. So, pwedeng mag-bounce dyan or mag-doji na siya bago mag tumuloy saging ng 17 or mag-sideways. So, support level, mabasag yan. Ito, malakas na support. Ito naman next na support, malakas. 1.15. So, 1.15, makabalik na ito ng 50 or 40 level ni RSI. So, yan. Yan yung mga support natin. Ito naman yung resistance. So, malakas itong 17 to 18. Ito. 17 to 18 na resistance. Yan. Taka 20. So, yan lang po yung masasabi ko kay CEI.
Yes, kasama yan. Mayaman yan si Mang Kinor. Balita ko, magpakape yan ngayong linggo. Ayun. Tama nga, di-rit ba? So, next is Alco. Ayun, maganda din tong Alco. Malaking project ata ni Alco. Oh, kay Alco ba yun? Malaking project? O CLI. Yung nabasa kong ano kay Alco. Nauntog lang din sa resistance. Ayan, attending resistance. Ha? So, nasa resistance na pala halos mga ano ngayon. Mga second liner natin nasa resistance na. So, yun. Kaya pala third liner na ang mga malalakas ngayon. So, ang support, itong 0.69. So, babalik yan sa support. Ito, nag-ano nga siya ng ano, support yung small box dito sa Alco. So, yan. Yan yung mga untugan at saka ano, mga bounce. Pwedeng 69 or itong 72. So, matinding resistance yung 75. Matindi na to. 78. So, matindi yan. Ang daming untugan. Ang dami pa itong ano. Makadahan-dahan lang siguro. Si ano? Si Alco. Mahirap to. Oh. Matindi to. Based sa price action niya before. Mabigat yan. So, huwag ka lang mag-expect na to the moon yung galaw. So, yan yung mga resistance level natin. So, baka mag-sideways lang muna siya. Ah, band ata. Green band ata yung inano ni Alco ngayon. Green band ata yan. Nag-issue. Pang-capital. So, maraming untugan si Alco. So, ang driver siguro sa nakita ko yung at tulay ata sa ano, Cebu. Hindi ko alam kung 100% completed na sila or 50% pa lang. So, sa nag-request kay Katrader Ken, may ano ka ba? May news ka ba dito kay Alco? Ayun, sabi nga ni Syntax, band nga. Oh, ano si Green Band na pangalan nila, tawag nila. 3 million. Oh, yan. Si Alco, yun. Dagdag capital yan. Si Alco. So far, ang dami. Ang dami niyang babasaging resistance dito. Pag makawala siya dyan. After ng 75, madami. So, mahihirapan. Unless matindi yung ano niya, catalyst niya. So, yun yung masasabi ko kay Alco. Yun, fruit. Root. Ayun, binalik ata ito kanina. Ang ganda na ng ano eh. Binalik. Pero maganda. 399 niya. May news pala dito. Ano ba yan? Ito ba yung nabuksan ko? Ah, ito. Yung sa ano, yung pinost ni Buda sa ano, sa Katraders Group. Pinost ni ito, block sale, DOS yung presyo. 25 million. So,
So around 50 million to. 25 million shares. So malaking ano to. So yan yung hata kanina. Itong Lush Properties Incorporated. Yan yung bumili. Black sale sa DOS. So ayun, nag-breakout siya. Nag-gap up. Ooh, resistance kasi ito 0.88, 0.9. Sa harmonics may resistance to. Saka based din dito resistance. Ah. Yan, sakto resistance yan. Ano pala? Announcement pala. Pamaskong handog ni ano WT. Next week sa midweek, baka ano, may magtuturo sa atin ng harmonics. So abangan nyo. So sana ano, payagan tayo. Nililigawan ko pa eh. So sana pa ano, mag ano, magpa-unlock sa midweek. So Wednesday next week, ano ba, 23. Oh, baka may magturo ng harmonics. Last time may nagturo sa ano na East Elliott Wave. Ay naman harmonics. Oh, pamaskong handog ni WT yan sa inyo. Sana ano, paunlakan tayo. So, ano, free up your calendar sa 23, 8 p.m. Matindi yan, harmonics. So, sa fruit, ayun, abangan natin bukas. Ang laki, ang pangit ng kandila binigay. Pero, gap up naman. Nag-close lang siya dito. So, expected naman to kasi resistance yan. Tsaka ano daw to sa bat eh. Tanong na lang natin next week ito. Hindi ako nag-harmonics eh. So, yun. Yun. Abangan natin kung babalik pa siya dito sa box na to. Nasa resistance siya ng box. So, yun. Sana RTS lang babounce na siya. Ang dami atang bumili kanina eh. Tingnan mo ang volume. Madami bumomba dyan. Saka pag makawala siya, lalo na makawala sa DOS, baka matulin yan. So yan lang yung masasabi ko kay Fruit. Ang driver niya dyan, kaya nag-up up yan yung sa black sale. So medyo madami kasing ipit siguro dito. Kaya nagsilabasan. Wala naman ako nakitang bad news eh. So yun. Yung masasabi ko. Abangan natin bukas. Baka mag-bounce na yan bukas. Pwedeng close the gap. Pwedeng mag-close siya ng gap bukas tapos balikan niya agad. Pero based sa pinakita niya kanina, sa closing lang ata inano eh. Sa closing lang. Sa closing lang binuhusan. Nag-support na yung 78 eh. Tapos, in-up down sa closing. So, yun. Yun yung masasabi ko kay Fruit. So, baka ano. Ayan, nasa support level lang siya. Oh. So baka, ah, ito pala, RTS pala to. Tama nga, kasi nasa ano ng box eh. Small box. Ah, okay. Nasa sa ano? Resistance na naging support. Sakto lang.
Nakto lang pala. Sana ano na yan. Bounce na bukas. Abangan natin bukas. If hindi na niya balikan yung gap, mas malakas. May continuation yan. So sana ganun. So yan yung masasabi ko kay Fruit. Ano ba tayo? Di na kailangan. Pwede po ba makapunas ng bimpo, pang-inspire? Pampalakas lang ko sa trading. Nax! Tindi mo talaga mangkinor. Uy, talaga, 20K na BTC. Yun, basagin nyo na. Ayun, ayun, pakapi ka syntax. Pasyal ka dito. Ayun, ka-trader Noel, LC. LC. Yun, mining din ko si LC. Yan. Uy, maganda. Ay, nice spot, Trader Noel. Ang ganda, oh. Volume, oh. Yan. Sa mga exotic trader dyan. Ito, maganda to. Baka may hatak to bukas. Maganda ata si Gold, eh. Maganda ngayon si Gold, eh. 51. Uy, breakout na pala si ano, Bitcoin. Na, pasilip lang. Yon. 20,300. Panalo. Ayos. Yan, tungtua. Alam nyo ba ang bili ko nitong Bitcoin? Dito. 3, 4. Yan. 3, 4 at saka 4,000. Yan. Diyan ako sa Bitcoin. So ilang ano na ako. Multiple bagger na ako dyan. Yan. Ganda. Pa-breakout pa lang yung ano, oh. Yung RSI. Sino ba itong nag-ano? Yun. Congrats, ka-trader Amiel. Kapasok na siya sa 18K, eh. So, meron siya dito. Nalo. Ascending yan. Favorite pattern ko yan. Tsaka mahilig to si Bitcoin ng ano, ascending. If mapapansin nyo, parating nag-ascending te. Ayan. Parating nag-ascending yan. Si Bitcoin. Kahit dito. Ascending yan. So, yan yung DNA ni Bitcoin. Kasi ito, nag-fail lang to eh. Ascending din to eh. Ascending to nung nakaraan eh. Nag-fail lang. Yan o. Oh, ascending din yan. Nag-fail lang. Balik. Tapos, nag-create na naman siya ng ascending. Yan, mahilig yan si Bitcoin ng ganyan. Kaya sana ano, huwag siyang mag-fail breakout. Mahilig din 'to mag-fail breakout si Bitcoin. Tingnan niyo.
Ito ata, oh. Failed breakout. So, sana, ano. Sana, tuloy-tuloy yan. Kasi yung ascending niya, oh, malaki pa space, oh. So, sana magtuloy-tuloy yan. Ganda. Ganda pinakita ni Bitcoin. So, congrats ka, Trader Abiel. Pakape ka na. So, next tayo, video. Trader Charles. Ayun. Yan, nasa breakout level na siya. Na-break na niya yung 110. So, next niya ito. Yung nasa 115. So, madami. Si video, madaming resistance. So, next. So, 138. Hindi din yan. So, ayan. Pag mabreak nga yung 115, ang next resistance mo is itong 121. Sa BDO. Support mo naman is itong 106. Support mo 111, 110. 110 to 111. At saka itong 106. Tapos, malapit ka na sa resistance. So, ang mabasag yan, 121. So, yan lang yung masasabi ko kay video. Yun. Maganda, binasag na niya yung ano, RSI 70. So, baka may continuation yan. Hindi yan. Magandang ano to. Pag mabreak niya itong box na to, parang si Jollibee. Medyo mabilis. Kaso, madaming resistance. Kasi ang dami niyang ano nito. Siguro 121. Mas ano, malakas. Tapos next, mataas na. 138 to 1, 137 to 140 na. So, yan yung masasabi ko kay BDO. Anong unahan tayo yung LC, di ba? Ayan. Ayan, ano ko na pala yung LC. Maganda, maganda tong LC. Kung may ano ako, may extra akong ano pang trade, pwede itong i-trade bukas. So, CC niya, mas mabasag niya yung 0.16. Mabasag niya yung 0.16, ang next na resistance sa LC is itong 17. Yan. So, ilang ano yan? 7%. Tapos, nag-ascending siya. Oh. Ay, mali. Nag-ascending siya. Oh. So, kung papasok ka dyan, abangan nyo na lang. Malapit na lang. Wala, 7% lang to. Kung tingnan mo yung kandila niya, oh, pag ganyan yan bukas, 7% mahina. Mabasag niya yan, ito yung next na resistance. Seventeen din or 18. So, yun na lang natin. Ito na lang. So, ganda, 18. So, pwedeng ano, 17 or 18. So, yan lang yung masasabi ko kay LC. Meron din ba squid pay si Alco? Totoo ba yan, Mang Pinor? Ano bang pinag-aralan nyo, boss? Si Tax.
You're welcome, Ma'am Dam Rosario. Ayan, AR. Yo, madam. Ayan, bumalik yung ano kanina, AR. So, parang nag-ano siya. Channel. Parang nag-create ng channel si AR. So, ayan. Yan yung channel ni AR. Pwedeng dyan or gagawa siya ng ascending. Yan na lang maganda. Yan, para maging maganda. Oh. So, yan. Paghandaan niya yan. 0.003. So, next. Resistance niya is 38 na. So, yan. Meron kang 30%. So, yan yung masasabi ko kay AR. Dito. So, dito. Ayan. Or lang siya. So, yan. Pinaghandaan niya yung 8. So, makawala siya sa 8. May bilis na to. 8.6 na kasunod. So, 8.6. So, core level. So, dapat makawala siya sa 8. So, malapit na. January 8 na yung ano. January 8, January 7. Yung technical audit. So, paghandaan niya yan. Ngayon masasabi ko kay, ang support pala is itong ano, breakout level, RTS. 7. Ayan, CLI. Hindi. Oh, nag-create din ng ano, CCLI, syntax. Ascending triangle. Oh. Nag-iipon. Ibig sabihin niya, nag-iipon. Ay, matindi yan. So, if mabasag niya yan, nakasunod yan. So, 5.5. So, yan. Yan nakasunod yan. Meron kayong around 10%. So, tapos na po si Didi. Tapos na po si Didi. Kanina pa. Ulitin nyo na lang. X is Ferro. Ayan, nag-ano lang. Conso. Conso lang siya dyan. So, parang nag-create siya ng Tor. Itanggalin niyo na lang yung ano. Yung weak. So, pwedeng triangle. Kung tanggalin niyo yung weak na malakmana, pwedeng nag-triangle. So, magiging resistance na yan. Yung weak na yan. Yan. 6 level. So, ayan. Yan yung masasabi ko kay Ferro. So, either, alam niya, kung triangle, either lang yan. Kung sinong bibigay. Either umakyat or, ano. So, ang susi dyan, abangan nyo kung sino makakabasag.
So, yan. So, 2 hours na pala tayo. So, yan. Salamat. Salamat po sa ano, pakikinig nyo. I hope madami kayo natutunan dito. Good luck on your trading journey and enjoy the ride. Bye-bye! Thank you.